Siya ay isa lamang 15 anyos noong January 1981 nang likhain niya ang isang kahangahangang toy comics noong mga panahon na sikat ang mga robot superheroes sa telebisyon. Isa siyang kilalang school artist at campus newspaper editor ng kanyang kapanahunan. Siya ay si Emmanuel Fonseca na mas kilala sa palayaw na Manny, isang estudyante ng Elpidio Quirino High School sa Sampaloc, Manila. Ito ang kanyang illustrated version ng pamosong Mazinger Z o ang kilalang Trancer Z sa Estados Unidos noong circa 1970s na kasabay sa pagsikat ng Voltes 5 na pinatigil rin sa pag-ere ng dating Presidente Ferdinand Marcos noong 1978. Gamit lamang ang ballpen at crayola, nilikha ni Emmanuel o Manny ang iba't ibang anggulo ng mga eksena sa bond paper na katulad ng layout ng pangkaraniwang comics ng mga panahong yun. Nakakabilib isipin na naiguhit niya ang sari-saring eksena sa kanyang toy comics hango lamang sa kanyang creative imagination na ang tanging source o reference niya sa kanyang mga characters at story ay ang tatlong pahina na galing sa isang magazine. Mula dito ay iginuhit niya ang kanyang 12-page toy comics na makulay at kamangha-mangha. Tunghayan natin ang kinalabasan ng kanyang creative imagination. Ang cover page, Mazinger Z Volume No. 1, introducing Aphrodite A na may episode title na, Halfway to Combat. From top left, si Professor Juzo Kabuto, na isang scientist na kabilang sa dating research team ni Dr. Hell ay gumawa ng isang super robot bilang pangontra sa napakasamang ambisyon ng kanyang dating kasamahang scientist. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari na paslang sa pagsabog si Professor Juzo Kabuto nang atakihin sila ni Baron Ashler na kanang kamay ni Dr. Hell habang nasa isang Mechanist Project meeting. Sa kanyang liham kay Dr. Yuni ay nakiusap si Dr. Kabuto na italagang piloto ng kanyang obra maestra na super robot ang kanyang apo na si Koji Kabuto upang hadlangan ang planong pananakop ni Dr. Hell sa sandaigdigan. Sa Photo Atomic Research Institute ay nakilala ni Koji Kabuto ang anak na dalaga ni Dr. Yumi na si Sayaka na siya rin matiyagang nagturo sa binata kung paano i-operate ang 18 meters height na super robot na si Mazinger Z at sila'y naging mabuting magkaibigan. Isang araw, inatake ng dalawang enemy robots ang Photo Atomic Research Institute at dito unang sumagupa ang experimental titanium steel robot na si Aphrodite A na pinapagalaw ni Sayaka mula sa loob at nahirapan ang dalaga sa pakikipaglaban sa dalawang umaataking robot kung kaya't tumawag si Dr. Yumi kay Koji Kabuto upang saklulohan ang kanyang anak na si Sayaka. Sakay ng kanyang glider na Hover Pyruda, mabilis na nag-vault in ang glider ni Koji sa Ultra Alloy Z na super robot upang saklulohan si Sayaka at ang kanyang robot na si Aphrodite A. Sa kasamaang palad ay tinamaan si Mazinger Z ng laser beam ng mga enemy robots na labis nitong pinagdusahan at itinabagsak. Sumaklolo naman kaagad ang kaibigan nitong si Sayaka, ngunit napabagsak din ito ng mga kalaban at siya'y nawalan pa ng malay. Nanumbalik naman ang lakas ni Mazinger Z at ginantihan ang dalawang enemy robots habang inaatake nila ang kawawang si Sayaka at si Aphrodite A. Nagpalabas ng isang matinding laser beam sa kanyang mga mata ang ating super robot na ikinasira ng isa sa dalawang enemy robots. Gumanti naman ang natitirang kalaban gamit ang kakaibang weapon sa kanyang dibdib habang si Mazinger Z ay lumikha ng boost hurricane sa kanyang bibig. Nakita nila Dr. Hell at ng kanyang kanang kamay na si Baron Ashler ang paglalaban sa pagitan ng kanilang army robots at hinamak ang ating bidang robot, subalit mabilis na nagpalabas ng isang chest fire beam si Mazinger Z upang tapusin na ang natitirang enemy robot at dito natuluyang nalusaw ang natitirang enemy robot. Samantala, nanumbalik na rin ang kamalayan ni Sayaka at bumalik ang magkaibigan sa loob ng Photo Atomic Research Institute. Sa kampo naman ng mga kalaban sa EGNC, nangakong babalikan ni Dr. Hell ang mga nakasagupang robot na likha ng yumaong Professor Juzo Kabuto at ni Dr. Yumi. Palulusubin nila ang susunod na enemy robot na si Gorham Aizen R9. Lumipat naman ang tirahan malapit sa Photo Atomic Research Institute sila Koji at Shiro at nakatagpo ng mas marami pang kaibigan, ngunit hindi nag-aksaya ng panahon ng binata sa halip ay mas pinagbuti pa nito ang pagsasanay sa paggamit ng super robot sa tulong ng kaibigang si Sayaka.
Masugatan man sa pag-eensayo ng kanyang robot, hindi ito inalintana ng binata hanggang sa tuluyan na nitong nag-amay ang lahat ng control system ng super robot na si Mazinger Z, hanggang sa isang araw. Umaatake na pala sa kanilang kampo ang enemy robot na si Goro Maizen R9, lumabas agad si Aphrodite A at si Mazinger Z upang labanan ang sumusugod na kaaway. Tumira ng 2 chest missiles ang robot ng dalaga ngunit pinasabog lang ito ng enemy robot. Tumira naman ang kanyang rocket punch si Mazinger Z at tinamaan ang kalaban. Nahirapan ang binata sa pakikipaglaban sa mas maangas na si Goro Maizen R9, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagpalabas ng ionic beam ang enemy robot at ito'y tumama sa force field ni Mazinger Z at nag-bounce back sa kanya na siya nitong ikinasira ng tuluyan. Sumabog ang enemy robot sa bisa ng force field ng ating super robot kay at nagaping muli ang puwersa nila Dr. Hell at Baron Ashler. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang labanan ng 2 kampo sapagkat ito'y halfway to combat pa lang ng ating mga robot heroes sa pagsupil sa kasamaan ni Dr. Hell. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa 1981 na toy comics na ito ni Manny Fonseca. ロケットパンチ今だ出すんだプレストファイヤーマジンコーンマジンコーンマジンガー Z